Sebab itu ang biaya awa abad pagkapala katotohanan kapayapaan pagibig mula kay Abayawa. Muli sa magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa lahat po ng inaabot na munting channel na ito sa iba't ibang panig na buong mundo. Muli po tayong pasalamat kay Abayawa sa buhay na ipinagkalob niya sa atin at sa pagpapaunawa na ipinakita sa bawat isa sa atin, lalo tigit sa mga kapatid sa kapulungan. Muli po, magandang gabi po sa bawat isa. Ngayon po ay July 19, 2021. Ganap na pong alas 5:49 ng hapon dito sa ating Pilipinas. At ang ating paksa ay kaunting kalaman sa kasulitan. Ito po yung nakalagay doon sa pangalawang Samuel 24:15. And Yahweh sent a plague upon Israel from the morning till the appointed time. Sa gayon, nagsugo ang Panginoon ng salot sa Israel mula sa umaga hanggang sa takdang panahon at namatay sa bayan mula sa Dan hanggang sa Beersheba ay 70,000 lalaki, 70,000 or 70,000. So, hinggil po ito doon sa salot or pestilence. Yung pong pandemya na nangyayari ngayon sa buong mundo or globally pandemics, ay marami ang hindi alam kung sino. Kasi marami ho ang tao na ang sinasabi nila ay inang kalikasan, which is wala naman sa kasulatan. So, meron talagang gumawa niyang pestilence or plague or salot para ho doon sa kabatiran ng bawat isa. Hindi ho isang pangyayari na yan na bigla na lang lumutang or umultaw. Hindi, meron talagang gumawa ng lahat ng iyan. Ano? So dito ho, makikita natin, pag-aaralan natin na sino ba talaga ang may gawa sapagkat marami ho ang hindi alam. At sa totoo ho, yun hong meron na ho kasing nasa 4.09 million ang debt o debt stall o sa buong mundo, ha, worldwide. Ano? So, lumalabas so, ang tawag ho dito ay depopulation. O, yung depopulation o pagbagsak ng populasyon sa mga tao ay isang pagbabawas sa laki ng populasyon ng tao na dulot ng mga panandaliang kaganapan tulad ng mga pandemiko, gera, gutom o iba pang sakunat. Ayan, ibig sabihin ito po ay depopulation o pagbawas sa laki ng populasyon. Meron yun, nasa 4 na milyon o na ang namamatay. Onward ho yan, ha? Hindi ho yan tumitigil. Pwera pa ho yan dun sa ano pa lang ho yan, dun sa COVID-19. Pwera pa ho yung mga nangyayaring pagbaha ngayon sa Europa, sa Austria, na kalapit lamang po ng Germany yan. At nito pong July o kahapon o ngayon ay idiniklara na 188 na yung patay sa iba't ibang bahagi ng Western Europe. So, makikita natin na tuloy-tuloy ho yung pagpatay na nangyayari o kamatayan nung
napakaraming tao. Meron nyo 4 na milyon. Sabi nga natin, pera pa ho yan yung mga lindol o pagbaha, yung sunog ng mga kabahayan. So, matatawag na natin talagang salot. Eh, base ho dyan sa ating binasa, nagpapadala ho ng salot. Ay wala, iba kundi si Abay Hawa. Siya ho. At mapalad ho tayo sapagkat hindi tayo nakasama doon sa mahigit na 4 na milyon. Oo. Ang populasyon kasi ng buong mundo ay nasa bilyon o 7 na bilyon. Hindi tayo nakasama. Bakit ito? Na hindi tayo nakasama dito sa nangyaring pandemic. Ano? Ito ay pagpapakita sa atin, ipinakita sa atin bilang nasa kapulungan at buhay na patotoo na meron hong isang makapangyarihan na Diyos na walang iba kundi si Abay Hawa ang gumawa ng lahat ng ito. O pera pa ho yung gera na nangyari halimbawa sa Israel at saka doon sa Palestina, pera pa yan. So doon lamang yan sa COVID-19 na 4 na milyong na ito. Pera yung pagbaha, pagsira ng mga ari-arian. Ano? So, yan ho ay itinuturing na salot o pagkitil ng buhay ng napakaraming tao. Doon sa mga nasa laman o na buhay pa sa mga oras at sandaling ito ay hindi nila alam. O, sa kapulungan, yung mga buhay na nasa kapulungan, ngayon o, ito ay pinauunawa sa atin ni Abay Hawa na ito ay gawa niya. O, walang ibang makagagawa niyan kundi si Abay Hawa lang. O, wala. Kaya ibig sabihin, napaka makapangyarihan nitong ating sinasamba, sinasampalatayanan, sinusundan. Ano mga kapatid, na nasa kapulungan. Kung yung mga nasa laman, hindi ho nila alam yun eh. Wala ho silang malay. Hindi ka natin ho alam kung hanggang kailan ito magtatapos. Sapagkat maraming dumating na ho na salot or pestilence dito sa mundong ito. Halimbawa ho, katulad nung Black Death o yung bubonic plague na tinatawag, ang death toll ho noon ay 75 to 200 million. 30 to 60% of European population. Kailan ho nangyari yan? 1346 to 1353 ba? Ay ilang taon ho yan? Nangyari ho yan doon sa Europe, Asia and North America, bubonic plague. Ilan ho ang kinitil? 75 to 200 million. Yung tinatawag na Spanish flu, influenza, AH1N1. Ito ho, worldwide. Katulad ho na nangyayari sa atin. Ano? 17 to 100 million. Kailan nangyari ho yan? 1918 hanggang 1920. Ay binasa dalawang taon, ano? Eh tayo ay nasa kulang-kulang dalawang taon na rin, ano? Yun ang HIV, AIDS, na pandemic. As of 2018, as of 2018, 35 million plus. 2018, onwards, yung HIV AIDS. Ano ho yan? Worldwide. Ano? Isipin ninyo, mga kapatid.
Samantala yung nasa laman, wala akong kamalay-malay. Wala akong alam na nangyari. Sabi nga ho, katulad ho nung 4 milyong mahigit na yan, at yung mga nangamatay sa baha, hindi na ipinakita sa kanila na merong isang makapangyarihan Diyos na gumawa ng lahat ng bagay na yan. Tayo, mapalado tayo sapagkat ipinaunawa sa atin niya bayawa yung kanyang kapangyarihan. Biro niyo, sakit pa lang yun. Pestilence. At dun nga sa panahon ni David, hindi nakaligtas ang Israel dahil doon sa kasalanan ni David na pumatay ng 70,000 na kalalakihan. Natitingnan natin mamaya yan kung bakit. Bakit nangyari yan doon sa panahon na yan. Pero mo, bayan niya yan. Di ba? Kaya nga hindi mo pwedeng sabihin na lumikha yung mga tao ng pangontra. Awalaw yan. Hindi tatalad yan sa kapangyarihan ni Abayawa. Yung ginamit nilang pangontra dyan sa COVID-19, una, gawa lang po yan ng tao. Yung nangyari kay David, gawa lang niya. Ibig sabihin, tao. Bakit nagkaroon ng salot doon sa panahon na yun? 70,000? Napakadami ko. Di ba? Ilan na ba ang namamatay dito sa... Kasi halos buong mundo ko talaga may patay. Lahat. Miski nga ho yung mga lugar na halos hindi natin kilala, may patay. Meron lamang, halimbawa, yung Dominica, o yung wala ho yan. Pero, meron tinatawag silang... recovered. Ibig sabihin, nagkaroon din ng COVID-19. Naka-recovered lamang. Pero walang patay. At ang nangunguna pa rin ho dyan ay ang US na meron silang 600,000 o 608,000 na patay. Ang sumunod ho dyan ay yung India. 414,000 ang patay. Ang Brazil, 542,000. 1,000 ang namatay. May plus 948 pa. Sa Russia naman, 146. Sa France, 112,000. Turkey, 50,000. United Kingdom, 129,000. Argentina, 102,000. Colombia, 116. Italy, 128. Spain, 81,000. Germany, 91,370. Death, who ito ha? Deaths. Ang Pilipinas, so ay meron 26,714. Halos buong mundo talaga na nagkaroon ng tinatawag na COVID-19. Ayun, nakita ko na ho yung aking reminder. Tuloy ko na ho. Sa madalit sabi ho, yung nagpapadala ng salot, pestilence, plague, ay walang iba kundi si Abayawa. Gaya nga po nung nasabi ko, bakit ho ba pinahintulot ni Abayawa na tayo ay buhay sa panahon na ito, na nakita natin yung kamangha-manghang ginagawa niya sa tao. Kaya nga ho, hindi, yun ang ating pinag-aaralan na talagang dating ho yung panahon na mawawala talaga ang mga tao dito sa mundo ito. Hindi depopulate na niya.
di ba, magkakandamatay lahat ng tao. Biro niyo yung 4 na milyon. Napakadami yun yan, mga kapatid. Imagine niyo lamang yung gano'ng karami. So tayo, buhay na patuto sa 21st century. Yun nasa kapulungan. Alam niyo ba may pangyayari sa panahon ni Parao? Na noong ibigay ni Abay Yahawa yung 10 salot o plague, ipinakita niya talaga kay Parao, hindi ho siya inunang mamatay, kundi inihuli. Inihuli siya. Bakit? Bakit inihuli siya? Iyon, sa Exodus 9:15, sabi doon. Inan niya, mga kapatid, ha? Para makita lang natin, o ng bawat isa sa atin, sabi niya, 9:15 ho, ng Exodus, sapagkat ngayon, iuunat ko na ang aking kamay upang salutin kita, sabi kay Parao, at sa iyong bayan at nawala ka na sa lupa. 16, datapot totoong totoo na dahil dito ay pinatayo kita. Anong dahilan? Upang maipakilala ko sa iyo ang aking kapangyarihan at upang ang aking pangalan ay mahayag sa buong lupa. Kaya pala, ngayon ko lang nakita ho yung bagay nito. Na tayo hanggang sa ngayon, buhay, ipinakikita sa atin ni Abay Yahawa yung kanyang kapangyarihan. Sa kapulungan, doon ho sa mga nasa laman, palibasa yung mga patay na sila, hindi nila nalalaman yun or naiintindihan yung mga bagay na nangyayari ngayon. Tuloy lang yung buhay nila. At okay lang, sabi nga. Oo, tuloy lang. Miski nga ho yung pangulo ng Pilipinas, walang naiintindihan, walang nalalaman. Bulag sila sa mga nangyayari. Dito sa atin sa Pilipinas, ang dami na ho nagugutom dito, pero bulag. Bulag sila sa nangyayari. No? O tayo, buhay na saksi tayo. Eh bakit to? Eh kasi nga buhay tayo, sa harapan ni Abay Yahawa. Di ba? O kaya buhay tayong saksi sa nakakita ng kanyang kapangyarihan sa bawat isa sa atin. Doon sa isang version, sabi niya, in fact, he could already have seen a terrible disease and wiped you from the face of the earth. Oh. Doon sa sabi, I could use my power and cause a disease that would wipe you and your people of the earth. Sabi niya kay Paraon. Na pwede siya, dahil sa kanyang kapangyarihan, ay magpapadala siya ng sakit para ang wika ay mawala ka at ang iyong mga tao dito sa mundo ito. Kahit ano ba rin yung wordings na ginagamit dyan? Pwede pala talagang i-wipe out niya. Ano? Mawala ang tao dito sa mundong ito. At yan na nga ho yung magmimistulang libingan ng napakaraming mga tao. Kaya lahat ho ng ipinangaral ng reliyon, lahat ng ipinangaral ng pastor, ministro, pare, na meron silang tinatawag na second coming, lahat ho yan. Puro kabulaanan, puro kwento na wala pala namang basihan sa kasulatan. Ah, maliwanag ko ang sinasabi niya. Bakit ho ba nagkaroon ng salot dyan sa panahon ni David? Ano ho ba naging dahilan? Simple lang ho. Tingnan ninyo.
24:15, sa ngayon nagsugo ang Panginoon ng Sadot sa Israel mula sa umaga hanggang sa tak ng panahon at namatay sa bayan mula sa Dan hanggang sa Beersheba ay 70,000 lalaki. Anong dahilan? Bakit pumatay sa pamamagitan ng Sadot si Abayawa? Anong dahilan? Alam niyo ba ang dahilan? Pagbilang lang. Yung bibilangin ho yung kabuuan ng mga Israelita, bibilangin lang. O, nagkasala si David. Alam niyo kung bakit nagkasala si David doon sa pagbilang niya? Anong dahilan? Kasi yung una, sa kasulatan niya kasi, ayan na, sa unang kronika 21:1 at si Satan ay tumayo laban sa Israel, kinilos si David, yun naman, na bilangin ng Israel. Ibig sabihin, nung bilangin ni David yung Israel ay gawa nung laman. Now Satan stood up against Israel and moved David to number Israel. Diba? Yan, unang kronika, 21:1 ho. Ngayon, ano ho yung principle? Bakit to? Bakit? This was dangerous. Bakit napakapanganib na bilangin mo yung Israel? Oh, marami yung hindi nakakaalam ito. Na yung pagbilang by numbering the Israelites, sa kasulatan o sa kasulatan? Sala. Bro, kaya bigyan natin ito ng kaunting ano ito, yung kay God Miliano. Bro, ayon sa aral ng reliyon, ay gugunawin daw itong mundo para maubos ang tao. Totoo ba ito? Hindi ito gugunawin. Ang tao ang mawawala. Kasi nga, ginawa niya ito para maging libingan. May purpose, kaya niya ginawa ito. Ano? At hindi namin niyo, lahat ng matay na andito sa mundong ito, hindi naman sila lupabas. Di ba? O, babalik sila sa alabok. Di ba? O, lahat o. Sabi nga natin, mabuti, mas tama, lahat o ng tao. Kaya napapaltan niya ng katang yung mga banal eh. Di ba? Papaltan niya. Hindi itong daigdig na ito ang para sa mga banal. So, mali ho yun na gugunawin. Ang tao mawawala. Nung nunubang gunawin, nung bahang gunaw, kung tawagin nga nila yun, bahang gunaw eh. Nawala pa ho yung mundo? Hindi naman ah. Tao. Tao ang nagkandamatay. Pero yung mundo na nanatili yan. So, you know, yung sagot nung kasulatan. Sabi ni Sister Lolita Kosiga, bro, paano na po? Layak sila na walang abayahawa kapag po dumating na po ang takdang araw ng gera. Ano ito? Eh hindi o, yun nga o. Yung gera o, may tulad na rin sa pestilence. Kasi kumukuha na ng buhay o eh. Yung gera o, alam ba, katulad na nangyari ngayon sa Israel at sa mga Palestinian. May ituturing mo yan sa Lot. Kumukuha ho ng buhay. So, sino ang may gawa niyan? Si Abayawa rin. Wala namang ibang gagawa ho eh. Ang tawag ho dyan, Salot or Pestilence. Kasi ho, Pestilence means a deadly and overwhelming disease that affects on entire community. Ayan. Yan ang ibig sabihin ng salitang Pestilence or Plague. Plague. Pagkuha ng buhay o pagpatay. So, simple-simple ho eh. Alam nyo kung bakit nagkasala si David? Una, kinilos siya ni Satan o nung laman. Siyempre, yung laman ang may dahilan eh. Alam nyo kung bakit? Kasi, wala kang karapatan bilangin ang Israel.
Alam niyo kung bakit? Hindi mo kasi yan pag-aari. Ang may karapatan niyan ay si Aba Yahawa. Ngayon, kung bibilangin mo yan, dapat ganito. Halimbawa, binila mo. Doon sa 30:12 ng Exodo, ito ko yung papakaran. Pagbilang mo sa mga anak ni Israel, ayon sa mga nabilang sa kanila, magbibigay nga ang bawat isa sa kanila ng katubusan ng kanyang kaluluwa sa Panginoon. Pagka iyong binilang sila upang huwag magkaroon ng salot sa gitna nila, pagka iyong binilang sila. When you take the census of the children of Israel for their number, then any man shall give a ransom for himself to the Lord when you number them, that there may be no plague among them when you number them. So ano yung principle? Ang prinsipyo po nung kasulatan o nung 30:12 speaks to Yahawah's ownership of his people. Oh? A man only had the right to count or number what belonged to him. Oh? Israel didn't belong to David. Israel belonged to Yahawah. So it was up to Yahawah to command a counting. Oh? And if David, o si David ang bumilang, kinakailangan niya yung ransom money to atone for the counting. Nakuha niya. Sala. Ay sino yung kumilos kay David? Si Satan o yung laman? O di magkalaban nga talaga yung espiritu at saka yung laman. Ano? Yan. Ang nagkasala siya, may isang propeta na nagpaliwanag sa kanya. Lulito ko siya, kung gera po ang lilipol sa mga tao, tama po ba na hindi gugunawin ng mga tao sa tubig? Ah, wala na ho. Tapos na yung sa tubig eh. Tapos na. Kumbaga. O ngayon, oh, kung nakikita natin literally na naghahanda ng gera ang bawat bansa, ay magkakanda mati ang tao sa pumagitan noong digma. Oh, magkakauubos ang tao. Lahat. Kung maabutan yung mga banal, makakasama, eh ganun ang mangyayari. Kaya lamang, ang pinakasigura, sigurado ho doon, ay meron tayong buhay at may pagpapalit ng katawan. Samantalang yung hindi banal, mananatili na lang yun dito sa libingan na ito. Wala na ho silang pag-asa. Tinanin niyo yung nangyari dito. Ito, pinakikita lang natin na hindi puwera. Kahit pa kanyang bayan o bansa niya, na once na ikaw ay nagkasala, may kaukulang parusa. Kaya, wag ho natin, sa reliyon naman, sabi nga natin, magkaiba talaga ho ang reliyon at sa kapulungan. Kumbaga, sa kapulungan, nakikita natin. Kasi, itong bagay na ito ay hindi natin makikita kung hindi natin pag-aaralan. Oo nga, no. Meron palang nangyaring ganyan sa Israel noong panahon ni David. Di ba? Hindi natin makikita yan. Nabiro mo, 70,000 ang namatay dahil lamang sa gawa ng Diablo o nung laman kay David. Di ba? O bakit pinahintulutan niya ni Aba Yahawah? Para makita natin. Di ba? Kagaya na nangyayari ngayon sa atin. O, para ipakita, makita ng bawat nasa kapulungan, ito ako. Ako yung makapangyarihan. O, sabi ni Aba Yahawah, na gumagawa, lumilikha ng mga bagay na ito. Di ba? Yun lang alisin mo yung Israelita sa mga Ehipto. Gano'n baka bigat yun?
biro mo, hari ang kalaban mo. Pero bali wala ho. Di ba? Walang sinabi si Paraon o yung hari. Pagka si Aba Yahuwah ang gumawa, wala ho yan. Patandaan po natin. Sino ka ba? O diyan lang pinakikita. Kaya nga, sinasabi niya eh. Yung ba sabi niya doon sa Exodus 9, ano? Balikan ko yun ha. Maganda yun eh. Sabi niya, datapat totoong totoo na dahil dito'y pinatayo kita. Yeah. Upang maipakilala sa iyo ang aking kapangyarihan. Di ba? Upang aking ang pangalan ay mahayag sa buong lupa. Bakit? Bakit doon sa katapusan, ano doon pa lamang niya pinatay? Di ba? Ay, ito, nasa katunayan talaga na si Paraon patay. Doon sa panahon, huling yugto na. Hindi niya inuna, hindi niya nilagay sa gitna, kundi doon sa dulo. Bakit? Para ipakita niya na ako yung Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya sabi niya, upang maipakilala sa iyo ang aking kapangyarihan at upang ang aking pangalan ay mahayag sa buong lupa. Bilang ng Mali Junior, teka. Base sa Aral Now, ang salot ay na nagbubunga ng kamatayan. Maliwanag po na hindi na makakaranas ng salot ang mga banal sa kapulungan sapagkat buhay na sila. Maliwanag na di para sa banal ang salot. Tama po ba? O tama ho yun. Kasi nga, kung ikaw ay nagbabanal, bakit? Hindi ho ba? O tingnan ninyo, 136:15 ng awit. Sa kanya na sumakit sa Ehipto, kanilang mga panganay, sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. Kinuha ang Israel sa kanila, sa Ehipto, sapagkat ang kagandahang loob ay magpakailanman. Sa pamamagitan ng malakas na kamay at ng unat na bisig, sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. Sa kanya na humawi ng dagat na mapula, pertaining kay Yahweh, sapagkat ang kanyang kagandahan ay magpakailanman. At nagparaan sa Israel sa gitna niyon sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. Ngunit, tinabunan si Paraon ang kanyang hukbo sa dagat na mapula sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. Nakita mo ba na yun? O di patay si Paraon? Kasi sinabi na rin niya naman doon sa 15. Ano sabi niya? Sapagkat ngayon, iniunat ko na ang aking kamay upang salutin kita at ang iyong bayan at nawala ka na sa lupa. Hindi pa nangyayari, pero sinabi na ni Aba Yahuwah. Mawawala ka na sa lupa. Di ba? Ayun ha. Ganyan po kasi yung kapangyarihan ni Aba Yahuwah. Sana po nakikita na nung nasa kapulungan. Kaya nga sinasabi natin, mapalad tayo, buhay tayo, ipinakita ni Aba Yahuwah na ito palang nangyayari, worldwide pandemics. E si Aba Yahuwah may gawa. Wala hong makapipigil sa ginagawa niyang depopulation. Wala ho. Kasi nangyari na ho yan eh. Di ba? O yung Black Death na sinasabi nga, yung bubonic plague. Ilan? 75 to 200 million? Ilang taon? Imagine ninyo, 1346 hanggang 1353. 46 for 7 taon. Yung bubonic plague. Nangyari yan sa Europe, Asia, at saka doon sa North Africa. Diba? O yung worldwide na Spanish flu. O 1918 hanggang 1920, dalawang taon ho yun ha, 17 to 100 million.
ang namatay o yung death toll. Ayun, COVID-19 pandemic. O, pangwalo yan sa ranggo, sa rank. 4.1. Ay, napakabigat pala yan. 4.1 hanggang 8 million as of July 18, 2021. 0.05% estimated daw sa populasyon, global populasyon, yung namatay. 2019 hanggang present worldwide. Diyo ba? Oh. Pangwalo dun sa ranggo. Nan ho yan? Yan ho yung mga pandemics, epidemics. Ano yan? Salot? Diyo ba? Oh. Ang dami yung nangyari ng salot eh. Oh. May nangyari ho yung ranggo ng rank 5, third plague pandemic, bubonic plague. 12 to 15 million. Worldwide, kailan nangyari yan? 1855, 1960. Matagal ho yan. Oh. Kaya ibig sabihin, hindi ho pala, hindi ho natin alam kung kailan matatapos ito. Itong pandemic na sinasabi. Di ba? Hindi natin alam. So bakit ho ito pinag-aaralan natin? Mga kapatid, simple lang ho, manatili tayo kay Abayawa. Para hindi tayo makasama dyan sa sinasabing mga salot. Di ba? O, yung 4 na milyon, hindi na nila nakita yung kapangyarihan ni Abayawa. Yung mga nangamatay sa baha, hindi na nila nakita. Sa atin, ipinakita ni Abayawa siya ang may gawa. Sa kapulungan. Sa mga reliyon, hindi. Una, walang Diyos yung mga yan. Wala si Abayawa sa kanila. Diyo ba? Kaya sabi mo, napakapalad natin. Yung nasa kapulungan, ha? Yung nasa kapulungan ang mapalad. Kung labas ka sa kapulungan, kasama ka dun sa mga patay. Kaya di ba sinasabi natin kahapon, yun daw tama yung sinasabi nila eh. Habang may buhay, may pag-asa. Tama yun. Habang may buhay, may pag-asa. Paano kung patay ka na? Wala na eh. Kaya nga yung sinasabi ng marami. Halimbawa, may namatay kang mahal mo sa buhay. Halimbawa, asawa mo. Ang kadalasang wika niyan, doon sa namatay, sinasabi niya, gabayan mo naman kami. Tingnan niyo yung maling perception na ginagawa ng mga tao. Pero mo yung patay, gagabay sa'yo. Para makagagabay sa'yo, eh patay. Yung magulang mo, namatay. Oh, tapos ang sabi mo, gabayan mo naman kami. Paano makagagabay yun? Eh, patay. Ang makagagabay sa iyo, yung buhay. Kasi pagkapatay ka na, wala na. Ano ba? Oo. Oh. Yung nasa kapulungan, buhay yan. Pwedeng makapagpayo sa iyo, pwedeng makatulong sa iyo, buhay eh. Ha? Kung nasa kapulungan ka, pero kung labas ka sa kapulungan, wala kang payong maibibigay na mabuti. Laging masama. Bakit? Patay eh. Di ba? O sige, tingnan ninyo, pag-aralan ninyo mga kapatid. Yung hindi natin kasama sa kapulungan o yung nasa labas, tingnan ninyo. Kung ano ang inyong pinagkukwentuhan. Di ba? Puro patay na bagay. Itong ating pinag-uusapan, buhay. Diba? Kasi yung salita niya, buhay, matalas, kaysa alimang taba. Kaya buhay. O, diba nga sinasabi nga, hindi naman si Diyos ng mga patay, kundi si Diyos ng mga buhay. Yeah.
O napakapalad natin, mga kapatid, sana man lamang makita natin yung itinuturo ni Abba Yahweh sa atin. No? Na kung halimbawa tayo ay magkakasala, may kaupulan, gaya ni David, pinarusahan niya. Pinamili pa nga siya, ano ba ang gusto mo? Ha? May pamimiling nangyari yun dyan eh. Ang pinili niya yan. Pinamili ho yan. May pinamili yan eh. Ito, sabi niya, 24:12, ikaw ay lumawat, salitain mo kay David. Ganito ang sabi ng Panginoon, pinapaglalagyan kita ng tatlong bagay, pumili ka ng isa sa mga iyon upang aking magawa sa iyo. Pero mo, pinapili. No? Ibang klase rin eh. Pero lahat ng pipiliin niya, puro may tama siya eh. 13, sagay na paruan si God kay David at nagsisisa. O tatakas ka bang tatlong buwan sa harap ng iyong mga kaaway samantalang hinahabol ka nila? O magkakaroon ka ng tatlong araw na pagkasalot sa iyong lupain, ngayimunin mo, pag-aralan mo, dilidilihin mo at kung anong kasagutan ang aking ibabalik doon sa nagsubo sa akin. At sinabi ni David kay God, ako'y nasa totoong kagipitan. E pero mo tatlo, wala kang pagpipilian eh. Lahat tama siya eh. Tatamaan siya, babalikan siya. Kumbaga parang bumira na pagka inihagis mo, ay ibabalik sa'yo. Tatlo, pinamili siya. Pero lahat, balik sa kanya. Oh. At sinabi ni David kay God, ako'y totoong nasa kagipitan. Mahulog tayo ngayon sa kamay ng Panginoon sapagkat ang kanyang mga kaawan ay dakila. Huwag akong mahulog sa kamay ng tao. Sagay, nagsugo ang Panginoon ng salot sa Israel mula sa umaga hanggang sa takdang panahon at namatay sa bayan mula sa Dan hanggang Beersheba, 70,000 lalaki. Ilang araw nangyari yan? 3 araw. Tama, anak. Ayan. Lobby po ni Abba Yahweh dyan sa ating kaunting kalaman sa kasulatan na ating pinag-aaral ngayon ay magbigay ito sa atin. Napakabuti pala niya. Bakit? Buhay tayo, nakasaksing buhay, o katulad ng mga alagad, ng mga apostol, sila'y saksing patotoo o buhay doon sa kapangyarihan ng Abba Yahweh. Tayo ganun din. Muni-muniin ninyo o pag-aralan ninyo, 4 na milyong tao sa buong mundo ang nawala sa ilang panahon lang. Tuloy-tuloy pa. Yung mga dating, sabi nga ho doon sa bandang Europe, 100 taon, ang mula ho noon hanggang ngayon, ngayon lang nagkaroon ng ganung ba na nangyari sa kanila. Pero mo, sasakyan, bahay, di ba? Hmm. Sana ganun din. Oh. At marami pa tayong makikita na kamangha-mangha na gawa ni Abba Yahweh. Lobby po, doon sa mga nasa kapulungan, patuloy po tayong pagkalooban ni Abba Yahweh ng lakas, tibay, o higit sa lahat yung pagkakilala natin kay Abba Yahweh. Wala magagawa ang tao. O, manatili tayo kay Abba Yahweh, hindi sa tao. Pakakatandaan natin na kapag tayo po ay magtitiwala sa tao, sumpa ang aabutin natin. At ang susumpa, walang iba mismo kundi si Abba Yahweh. Maitutulad lamang ang tao na sinumpa doon sa mga nangamatay. Ano? Patuloy ko tayo yung nasa kapulungan. Kasi sabi ko nga lahat ng nasa kapulungan mga buhay yan. Kapag ikaw ay labas doon sa kapulungan, ay ang tingin sa iyo ni Abba Yahweh patay na. Sana. Kung ikaw man ay buhay, eh, sabi nga, yung daw magpakabuhi sa kalayuan, bagamat buhay pa tayo. Ano? Ayan. So, ayan. Magandang hapon, Brad Alberto Palado. Brad Belpredes, purihin at pasalamatan ng katastasan ng Haring Walang Hanggan na nag-iisang makapangyarihang Elohim. Walang iba kundi
si Abayahawa. Malalaking Abayahawa. Joel D. Trihards, Lalo Maligin yun, pinagpalang aral sa mga kapakinig sa araw na ito, parangalan, dakilayan at pasalamatan ng katastasan, kabanal-banalan, kapurihan, kapuri-puring Elohim ang nag-iisa, pinakamakapangyarihan sa lahat ng si Abayahawa. Kaya nga ho ano eh, nasabihin natin napaka-simpleng, kasi marami ho sa atin. Ngayon, minsan dumadanas doon sa ating na nasa kapulungan. Dumadanas ng minsan ay parang kung dito sa mundo nito. Eh, napaka makapangyari ano ni Abayaw. Kung meron man, gatiting lang yan. Ano ho? Ayan. Well, Medes, magandang atong problema at sa lahat ng mga kapatid sa kapulungan sa iba't ibang panig na ng buong mundo. Joel V, tinipalang akong po mga kapatid sa kapulungan. Salamat po, Roeman. Purihin at pasalamat ka na naging sa makapangyarihan na si mahal na Abayahawa. At Rihards. Reverisya siya, purihin at pasalamatan si Abayahawa. Ang katastas at nag-iisang ilim na pinakamakapangyarihan sa lahat. Magandang akong po, Roeman, at sa lahat ng mga kapatid sa kapulungan. Abayahawa. Sa Maria Victoria, hello po. Sa lahat muling salamat, Abayahawa. Medyo late ako, bro. Sa iyo, Brother Emmanuel, at sa lahat ng mga kapatid sa kapulungan. Ricardo Quaresma, magandang hapon po, Bro Eman, at ganun din sa mga kapatid sa kapulungan. Purihin, pasalamatan ang kakaslasan ng iisang Elohim na banal, buhay at makapangyarihan sa lahat na si Abayahawa. Rodelio Nava, magandang hapon, Bro Eman, at sa mga kapatid sa kapulungan, pagdakila, pagluwalhati, pasasalamat, pagkuparangal sa nag-iisang banal, buhay na walang katulad na pinakamakapangyarihan sa lahat na si Abayahawa. Joel Suela, Riyad, Skel Mali, magandang gali po sa kapatid ng si Abayahawa. Rodelio Nava, Riyad, Chris Villacosquien, hello po sa lahat ng mga kapatid sa kapulungan at sa lahat ng viewers. Lalo po, Kuya, magandang hapon po. Papuri po at walang hanggang pasalamat po, Abayawa, na dakila at makapangyarihan sa lahat. Emi Mali, sa Meritoni, magandang hapon po, Brad Eman, at sa lahat ng mga kapatid sa kapulungan. Papuri po at walang hanggang pasalamat sa nag-iisang makapangyarihan sa lahat na si Abayawa. Teka, sana ba po? Stellar Calderon, magandang hapon po, Brad, Eman, at sa mga kapatiran ko kay Abayahawa. Pasalamat at papuri sa nag-iisang banal mga pangyarihan Elohim na si Abayahawa, ganoon din sa mga viewers. Salamat po. Fortunato Juarez, pasalamat kay Abayahawa. Sa mga kapatid sa kapulungan at ganun din sa iyo, Brad. Magandang gabi. Rita Corsiga, Trihats. Pandiliano, una sa lahat, papuri at pasalamat kay Abayahawa at magandang hapon po, Brad Eman, at sa banal na kapulungan na araw-araw ay binubusog ng kanyang banal na salita. Christina Juarez, good PM po, Bro Eman. Brad Christopher Perez, magandang gabi, Trihats. Samuel Otomi, Trihats. Sister Gina Makoko, purihin, pasalamatan ang banal, walang iba kung si Abayahawa, mga kapatid sa kapulungan, magandang hapon po, ganda sa iyo, Brad Eman. Emi Umali, Nolitong Kuwa, magandang hapon po, Bro Eman, magandang hapon din sa lahat ng kapatid na banal sa kapulungan. Ni Hawa, purihin na nag-iisang makapangyarihan Elohim na walang iba kung si Abayahawa. Rosli Bando, shalom mga kapatid, dito sa kapulungan, ganda din sa iyo, Brad, at sa mga anong viewers, pasalamat kay Abayahawa. Sa kabutihan niya sa atin, sa patuloy na pagbubukas ang isipan niya sa ating lagyon. Anyway, magandang hapon po sa lahat ng kapatiran sa assembly ni Abayahawa. Lulito Corsica, Lualatin, Parangalan, Dakilan at Itaas, ang banal na pangalan ng ating pinakamamala si Abayahawa, ang maywala kamangha-mangha, banal, buhay at nag-iisang makapangyarihan sa lahat. Magandang hapon po, Roy Manuel, at sa lahat po ng aking mga kapatid. Mahal na kapatid sa kapulungan, maging sa mga viewers, sa mabubal at mabiyayang araw po sa ating lahat. Chris de la Cruz Kim, tingin ko po kuya, paraan po ni Abayahawa upang maglipol ng tao. Kaya marami na pong namatay sa iba't ibang salot na sakit tulad ng COVID-19. Mga namatay sa lindol at totoo po yan. Chris de la Cruz Kim, tingin ko po kuya, paraan po ni Abayahawa upang maglipol ng tao kaya
na pong namatay sa iba't ibang ah, teka, nabasa ko na pala yun. Christina Juarez, three hearts, Rosli Mando, may nakasan kaya ko kagabi sa bus, Brad, ang kapalit niya. Ano ba ito? Infected sa COVID. Nakagasos na siya ng 500,000 diyan sa Pinas, pero dito libre ang magkasakit pag nasa ospital siya. Alulita ko siga, tama po bro. Alex Salgado, three hearts. Alulita ko siga, o nga po, tuloy po ang buhay nila, baliwala po. Kaya pag may dumating na salot, nabubulaga na lang po sila, huli na po lahat dahil namatay na sila. Ano man din bro, ayon sa pan-aral na Herlion, ay gugunap siya na sagot na po natin yan. Lulita ko siga, bro, paano na po? Nasagot na rin po natin yan. Mundo Mali, magandang hapon po sa kapulungan po ng Asia Bayawa. Wilfred Bedes, three hearts. Lulita ko siga, kung nasagot na rin na po natin yan, Sebastian Juarez, mahalin, pasalamatan, purihin po ang naging sa mga pangyarihan dakilang banal na Elohim na walang bakong DC Abayawa kung pakailanan. Wala na natin problema sa lahat ng kapatid sa Assembly of Yahawa, love you all, mga kapatid kay Abayawa. Segundo Mali, siguro bro, pag nangyari na yung gyera ng bawat bansa, baka yan na ang changes generation, ano bro? Palagay ko wala na. Wala na ang generasyon na mangyayari dahil biro mo, paano magkakaroon ng generasyon eh kung patay na ang lahat? Di ba? Sino magkakaroon pa ng ano? Magninig kung patay na ang lahat? Wala na. Eh biro mo, patay na ang lahat. Sino pa magninig? Lalaki, babae, kung patay na ang lahat? Wala na. Wala na yung change generation na yan. Kaya lahat matatapos eh. Yung lahat ng nakikita natin ngayon, lahat yan may katapusan. Kasi kung magkakaroon ng change generation, ibig sabihin, patuloy yung buhay. Eh, wala na. Matatapos lahat. Ha? Hindi natin alam. Kasi, hindi pa tayo maabot sa 7,000 taon. 6,000 taon tayong may gito. Eh, sa kasulatan kasi, pagka ano, may pamamahingan eh. O ipapahinga na itong mundong ito. Maria Victoria, ask ko lang po bro, bakit lahat ng mga hula ni Rudy Balvin ay ano ito, nagkakatotoo sila po ba ay may connection sa Diyos? Wala po, sis. Ano yan? Hula-hula lang. Wala akong katotohanan. Puro sinumaling ho yan. Hindi ho ba? May katotohanan ho yung nakasulat sa kasulatan. Yan ho, hula-hula. Laman ho yan, paano magkakatotoo. Ibig sabihin, sinungaling. Wala ho yan. Nasagot na natin yung kay Brad Emiliano. Priscilla Costin, tama po ko yan. Ulit ako siya, tama po bro. Napupuot po kasi siya sa mata ng makasalanan. Pinakikita lang po niya na kinigal sa kanyang katunod. Andun pa ko, magandang gabi. Sa mga kapatiran sa assembly, ganun din siya, Brad. Eman, purihin ang banal. Nag-iisa at makapangyayin din si Amang Yahawa. Magandang gabi, Brad. Sister Viviana, shalom po sa ating lahat. Pasalamat kay Abayahawa. Mapagpalang pakikinig sa biyayang Diyos. Nabuhay. Alulit ako siya, totoo po yan bro. Nabasa ko na po yan bro. Shirley Abdera, magandang hapon sa kapulungan sa inyo, Brad Ema. Mr. Pasis, magandang gabi po, Brad Ema. Sa lahat ng mga kapatid sa Assembly of Yahawa, walang hanggang pasalamat. Papuri at nag-iisang banal. Makapangyarihan din, Abayahawa. Sa Melotoni, Mr. Pasis, ganda po ng paksa, aral niya Bayawa, sa lahat po ng mga kapatid, I love you po, Brad Eman, at sa lahat ng mga kapatid sa Assembly of Bayawa. Likewise, bro, Nolitong Pua, tama po bro, Wilfred Vélez, tama po bro. Lolita Corsica, kaya nga po, wala pong makahalam na dapat nakahanda po. Alex Salgado, maraming salamat na Bayawa. Alejandro Quaresma, tama po bro. Well, Brad Bedes, o nga po bro, halos lahat na yata ng paniniwala ng mga Pilipino, pagkatapos ng matay ang tao, pupunta sa heaven, tapos sasabihin na gabayan mo kami, o di kaya happy birthday in heaven, which is malumali. Wala akong katotohanan niya. Gabayan mo, ay patay. Ang gagabay sa iyo, patay. Tingnan ninyo, wala ho yung tamang pag-iisip. Di ba? Paano gagabay yun, ay patay nga? Mila Mali,
Bro, yung bang pagkabulag sa katotohanan na aral ni Abayawa, gaya na nangyari sa mga reliyon, may tuturing po bang salot para sa kanila? Oo. Eh, misulang patay ka eh. Di ba? Eh, kasi nga, yung pestilence is pagpatay. Oo. Eh, hindi ka na ano. Kaya may tuturing mong salot yan. Wala eh. Wala na yung buhay eh. Lolita Corsica, tama po bro, danas ko po yan sa mga walang spirito, walang kwenta-kwenta po ang mga pinag-uusapan. Francisco Lopez, 3 thumbs up. Rodelio Nava, tama po bro. Chris Jagger, 3 hearts. Samuel Otone, tama po bro. Will Brandon S, opo bro, patuloy po tayo. Tuloy-tuloy lang po mga kapatid. Hindi natin alam. Oh. Si Sir Chris Jagger, muli na naging sa mga pangyarihan sa lahat na si Abayawa, may nito binabati ng napaganda. Papagpalang araw ang lahat ng mga kapatid dito sa assembly. Again, din sa problema na at sa lahat po ng manonood. Magandang gabi, Brad. Sister Chris Jankel. Brad Wilfredo Balatibat, tama po. Lolita Corsica, napaganda po ng araw. Sobrang ganda at napakalino po. Kitang-kita po natin lahat ang nangyari po sa mundo. Napakabuti po ng ating pinakamuhal si Abayawa sa mga banal na nasa kapunan. Sister Lori Calderon, tama po, Brad. Salamat. Lolita Corsica, tama po. Bibian Mana, ang Beersheba po, 25 minutes from our house, Bernin, means Bukal Sheba, means 7 itong Bukal. Chris De La Cruz Kim, salamat po palagi kuya sa everyday na pangaraw mo sa amin, ang banal na aral ni Abayawa. Everyday, ganda ng topic, may natutunan kami palagi, ingat na po palagi kuya. Maraming salamat po, Abayawa. Salamat, Sister Chris De La Cruz Kim. Lolita Corsica, maraming salamat po, Abayawa, sa Edin, Bro Emmanuel, maging sa kay kaunting kalaman sa kasulatan. Napakabuti mo po, Aba Yahawa. Bernadette Ponteres, Barakata Yahawa. Leolan. Bed. Sister Bibian Mana, Bro Eman, sabi po nila kaya maraming namatay noon dahil wala pa daw na-discovering vaccine noon. Pinisilin. Meron sis. Well, kahit naman dito sa atin, ngayon na, 21st century, yung nangyari sa Indonesia na nagkaroon ng vaccine, patay din eh. Mga doktor pa. Na-vaccine ang Sinovac. Patay. Meron akong ipinost dyan, no? Kahapon niya ka o kanina. Kahit ikaw ay nagpabakuna, pwede ka pa rin mamatay. Alam niyo kung bakit? Una, yun ang salitang pestilence or salot. Nakukuha ho yan doon sa kontaminadong mga halimbawa ho karne. Yung karne ng hayo, daga, o ano ang karne. Oh, nagtataglay ka kasi ho yan ang bakterya. Di ba kalimutan mo niya pagkapan? Yun? Sabi nga, maghugas ka mabuti. Bakit yung karne hinibo mo may kontaminado ng bakterya. Doon galing ho yan. Oh, doon sa lisa, doon sa hayop. Tingnan nyo mga hayop na yan. May mga sakit din. O, nakita nyo, halimbawa yung aso nyo, naglalagas na yung buhok. Walang ganang kumain. Yan. Di ba? Hindi lamang kasi o tao ang tinamaan. Pati hayop, tinamaan. No? Bibian Mana, nag-iiringan na naman po ang Lebanon at North Israel. Half of Lebanon. No electricity at no gasoline na rin sila. Ang mga dates ay sinorender na ang amo nila sa ating imbada natin sa Lebanon. Matindi ho yan. May gawa ho niyan lahat si Abayawa. Tandaan ho natin. Bibian Mana, chemical weapon na Bro Emil ang labanan ngayon. Kaya nga, talaga magkakandang ubos ang tao eh. Lolita Corsica, tuloy po tayo hanggang sa huling hininga, bro. Joel, ituro po kasi ng ilang generasyon, bro, at walang makapagturo ng maayos. Totoo yan, alam niyo kung bakit? Kasi puro nasa laman lahat ng nagturo. Walang espiritu. Di ba? Pero masabi mo, maguguna yung mundo. Paano maguguna ang mundo? Inilika niya Abayawa yan para libingan. Di ba? Oh, eh, sa Genesis pa lamang, eh, makikita niyo doon, oh, ang tao galing sa Alabok, o oh, mauwi sa Alabok. O paano gugunawin yung mundo ito? Eh, mundo nga ito ng ODD na nga ito. Di ba? O doon lang, di mali na.
So talaga ho magkakaroon ng depopulation at saka ho yung kung dumating yung punto na magkaubusan na, wala na ho yan susunod yan. Malapit na ho kasi tayo dun sa 7,000 taon. Ang makita ho natin. Well, Prebedes, tama po bro, lahat ng hayop, malinis at marumi, mas mabuti na huwag na tayong kumain ng kahit anong karne. Sundin lang natin diyan, Genesis 1:29. Tama ako eh. Oh. Kasi once na ang hayop na matay na yan, nilagay mo alimbawa sa lamesa, sa palengke, ayan, kontaminado na ho yan. Tinanin nyo, pag-aralin nyo mabuti. Kaya kita nyo yung bangaw. Yung bangaw ko, aali-aligid dyan doon sa karne ng baboy. Kahit na anong karne, aali-aligid dyan. Ba't ganun? Ano? Alam naman natin yung bangaw. Ha? Yan ho yung bubulok. Yung magiging, yung gagawin ho nilang ano, pinaka-egg. Yan ho yung uude. Na yan yung bubulok o kakain doon sa nabubulok o kontaminado karne. Okay, pag-aralan nyo ito ha, pag-aralan nyo, o bakit ba yung karne nilalagay sa freezer or sa refrigerator? Anong dahilan? Bakit? Bakit nilalagay? Para huwag masira. Para huwag mabulok. Di ba? Ibig sabihin, yung lato na nilulutong karne, bangkay na ho yan eh. Patay na yan. Lolita ko siya, tama po bro, galing nga po sa mga hayop ang salot na nagdudulot po ng salot. Eh, di ba? Sa Wuhan? Saan ba galing yan? Lolita ko siya, tama po bro, may wakas po talaga. Abibirnana, di po ba nag-promise ang Diyos na hindi niya gugunawin the sign of the rainbow? Tama naman eh, hindi niya gugunawin ang alin yung mundo. Ano? Pero yung tao, kasi nga noong nung sinabi niya doon sa Genesis, di ba sabi nga, yung bahang gunaw. Alin ba ang nawala? Ano ba ang ginunaw? Di ba tao? Hindi naman yung mundo. Baka hindi na siya magpapaula ng tubig o yung pagbaha. Ano? Baka hindi na. Teka, yan nga natin. Maaga pa naman. 6:51 pa lang naman. Tingnan Ayan, 7:23 ng Genesis. At nilipon ang bawat may buhay na nasa ibabaw ng lupa at ang tao gayon din ang hayop at ang nalipon sa ipapawi at sila nalipon sa lupa at ang natin lamang isinuwi at ang mga kasama niya sa sasakyan. Natin ha. Doon sa 8:20 at ipinagtayo ni Noe ng isang dambana ang Panginoon at kumuha ng lahat ng malinis na hayop at sa lahat ng malinis na ibon at nag-alay ng mga antong nasusunod sa ibabaw ng dambana. Sinabihan ng Panginoon masarap na amoy. Namoy at nagsabi ang Panginoon sa sarili, hindi ko na muling susumpay ng lupa dahil sa baok. Sapagkat ang harapan ng tayo masama mula sa kanyang pagbabata, ay hindi ko na muling lilipulin pa ang lahat ng nabubuhay na gaya ng aking ginawa. Samantala na lupa ay lumalagi ay hindi maglilikat ang pag-asik at pag-aning at ang lamig at init at ang tag-araw at tag-inaw at tag-araw sa gabi. Ayan.
Kailan yan? Yan yung covenant kay Noe. Hindi para sa lahat ng tao. Hindi para sa lahat ng tao. Covenant niya yan eh, kay Noe. Diba? Tingnan natin. Meron akong yun, sa 9 ng Genesis. At ang bahagari ay pasa sa lapa at aking mamasdan upang aking maalala ang walang hanggang tipan ng Diyos at ang bawat kinipal na may buhay sa lahat ng lamang nasa ibabaw ng lupa. At sinabi ng Diyos kay Noe, ito ang tanda na tipang ilalagda ko sa akin at sa lahat ng laman na nasa ibabaw ng lupa. 15, at alalahanin ng aking tipan, nilalagda ko sa akin at sa inyo. Yan. At sa bawat kinapal na may buhay sa lahat ng laman, at ang tubig ay hindi na magiging bahang lilipol sa lahat ng laman. Yun ang sinasabi niya. Hindi na yung bahang lilipol sa lahat ng laman. Eh ano? Kung hindi na yung bahang lilipol sa lahat ng laman, ano ang pwedeng lumipol sa tao? Diba? Kaya, ayan, ipapaunawa sa akin ni Abayawa yan. Hindi na tubig. Ano ang pwedeng lumipol? Ay, diba, mass destruction yung iniisip. Kaya nga ako yung North Korea, Russia, China, talagang lumilikha sila. Para saan? Ha? Para pumatay. Yung nilikha nila para pumatay, hindi yan para bumuhay. So, ano mangyayari kung sakasakali, oh? Akala nyo ba matitira ang China, Russia, o yung superpower? Hindi, ha? Hindi, ho. Lato yan. Sister Vivian Mana, toda raba po, brother Eman. Salamat, sis. Lolita ko siya, para nakikita ko sis Vivian sa apoy gugunawin ng mga tao kapag natuloy ang gera, World War III. Tulong-tulong mo yan. Lahat nag-armas eh. Edmundo Mali, Salo, Vivian Mana, Deadly Pestilence. Milana Mali Jr., chemical weapon. Pero mo yung anthrax or kaya pasigawan ka lang, patay. Tsaka ako hindi, wala-wala ako dito. Sa nasa kapulungan, yung ating pinag-uusapan ngayon, baka hindi na huna rin natin abutin ho yan eh. Mayo ba? Oh, baka hindi na huna natin abutin yan mga kapatid. Huwag na ho tayong mag-haka-haka pa ng bagay dito sa mundong ito. Wala ho dito. Tatandaan nyo, wala ho dito yung ating pag-iisip. Dapat, kung ano man yung mangyari sa mundong ito, wala na ho, exempted na ho tayo dyan. Katawan lang ho yung mamamatay sa atin. Kung ano man yung mangyari sa mundong ito, kaya nga sinasabi niya, ang tingnan natin yung mga bagay na nasa taas, huwag yung mga bagay na nasa lupa. Ano? Ayan. Minsan pa, lobing po ni Bayawa na ito pong ating pinag-aralan sa araw na ito ay maging karagdagan sa bawat isa. Ano? Salamat sa ating mga anong viewers, salamat doon sa mga nag-thumbs up. Maraming salamat sa lahat po ng ating subscribers at salamat sa lahat po ng mga nanonood. Hindi rin naman pala tayo napauuli. May ilang libo rin pala na nakakapanood nitong ating ginagawang video. Ano? Muli, sumating po ang biyaya, awa, habag, pagpupala, katotohanan, kapayapaan, pag-ibig mula kay Abayawa. Isang magandang gabi sa bawat isa. Maraming maraming pong salamat sa lahat po ng kapatid sa kapulungan. Teka, meron pang ano. Sister Maria Victoria, tama po bro, Vivian Mana, siya. Shanawan, shalom. Well, Fred Vendez, may live conference po ba tayo ulit, bro? Man, wala eh. Wala si Brad Perez. Nasa trabaho na. Mag-schedule na lang ulit siya, Brad, well, Fred Vendez. Mukhang available ka ngayon, na. Christina Juarez, salamat po, Abayawa, sa pangaral. Bro, Eman, amen. Walang zawa po sa magandang gabi.
Sige, schedule natin ulit. Pakialam mo, Brad, well, Brad, kung kailan ka pwede para itaon namin na kasama ka doon sa ating gagawing virtual conference. Pakialam mo sa akin kung kailan pwede ka, kung lalunin. Ay, sayang, ano? Opo, bro. Opo, day off. Opo ngayon. Sayang. Di ba, le? Alo, abining abayawa, kung wala man si Brad Perez, kasi siya kasi yung mag-host niyan eh, yung ating virtual conference. Every Monday po. O, sige, sige. Mga, anong oras, Brad? Pwedeng ganito pagkatapos ng ating live. Para makita ka rin ng ating mga kapatiran. Oo. Tingnan pa natin mga kapatid. Marami pa tayong mga kapatid na hindi nakikita-kita kahit man lamang dito sa video, no? Oh, saka na yung personal, dito na lang muna. So every Monday, pwede yan. Pagkatapos nitong nating live, pwede ka, Brad Wilfred Bedes. Kung pwede, at nagkausap kami ni Brad Perez, sige, ako yung mag-host muna ulit sa next Monday na, para ikaw natin yung mga kapatid. Ano? Okay na po. So, ayan. Ayun, sige, 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 Brad. Well, Brad Bedes. Lobin niya bayawa next week kung lolobin na. Kasi hindi na rin natin ang ikon eh. Nag-ano sa akin si Brad Perez. Eh, siya kasi talaga yung mag-host. Pero, lobin niya bayawa, makita lang natin. Hi and hello lang. Pwedeng mangyari sa atin. Sa Monday kung lolobin. Ano? Sige bro, salamat. Salamat sa info. Maraming salamat po sa lahat po ng ating kapatid. Kung lolobin po, bukas ulit.